Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Ayan, so nag-flip out na. Excited na yung energies ninyo. Thank you po sa inyong pagsuporta sa ating channel. Ano? Thank you for coming back dito kung dati na kayong bumibisita sa ating channel. At saka umuulan ngayon, buhos ang ulan sa ngayon, Aquarius. Hopefully, marinig pa rin po ninyo ng malinaw, no? Ang aking mga sasabihin dito, mga mensaheng kailangan nating malaman sa ngayon. So, we have channel, pauna mensahe ninyo. You are a channel through which healing energy reaches the world. So, parang ang ganap dito, Aquarius, ginagamit kayo ngayon ng Divine Universe as a channel para maiparating sa mundo, maiparating sa mga tao, no? Na nasa paligid ninyo yung healing energy, no? So, maaring ang iba sa inyo, alam nyo na na you are a healer. Maaring alam nyo na ngayon na yun ang inyong purpose, to heal the world, to help other people through your healing powers, yung mga ganon, no? Love, live your truth, and share the love that is in your soul. Ayan. So, maaaring yung yung pagmamahal ninyo sa ibang tao, pagmamahal ninyo sa mga taong nasa paligid ninyo, that you're going to manifest that through your healing powers, through healing, no? So, maaaring ganun ang ganap dito. So, most likely, hindi lang din panggagamot in many different ways, depende sa inyong sitwasyon. Depende sa inyong gift, no, na meron kayo, yung gagawin ninyo. But also, maybe you're also very compassionate person. Maybe you're also very loving, you're very generous, yung mga ganon. Kaya maraming paraan dito ang maaaring paraan ninyo, Aquarius, para magpakita ng pagmamahal sa mga taong nasa paligid ninyo, no? Strength, and you are being guided by the cosmos. Stay strong. Positive outcome is assured. Ayan, Aquarius. So, maaaring ano kayo dito? May sitwasyon dito ang iba sa inyo, Aquarius, wherein you need to activate your courage, activate your inner strength dito para nang sa gayon malampasan ninyo ang mga challenges or kung ano man ang mga pinagdadaanan ninyong obstacles sa buhay, no? So, maaaring ganun ang ganap. You are being guided by the cosmos. You're divinely guided dito. Kaya, magpakatatag kayo, no? Yun ang sinasabi sa inyo dito. Tatagan ninyo ang inyong kalooban. Tibayan ninyo ang inyong dibdib. Lagi kayong umasa for the best possible outcome. Dahil nandiyan ang Panginoon, nandiyan ang mga yung spirit team ninyo para gabayan kayo, tulungan kayo. So, it is also extremely important dito, Aquarius, for you to access, no, kung ano man ang mga mensahe para sa inyo through your dreams, through your intuition, no, being guided kayo dito, ginagabayan kayo. Kaya kailangan ninyo din na pakinggan kung ano yung mga divine guidance na binibigay sa inyo, pinapadala sa inyo, no? So, tingnan natin kung ano pa ang ganap for you, Aquarius. Una mensahe ninyo, animal totems din sa deck na to, no? So, there is animal energy and powers. You know what, Aquarius, maaaring may mga pinapadala din sa inyo ng mensahe ang Divine Universe through these animal totems, no? Through these animals. So, yung animal totems naman dito, Aquarius, kung meron kayong mga specific animals na lagi ninyo nakikita, lagi nagpapakita sa inyo, it's always showing up, no, sa buhay ninyo. Let's say, for example, tumatanaw lang kayo sa bintana ninyo and maybe there is, let's say, for example, no, butterfly. No, maaaring yun ang animal totem ng iba sa inyo. Let's say, for example, yun ang lagi ninyo nakikita. Pagtanaw ninyo sa bintana, paglabas ninyo ng bahay, maaring meron nag-show up na butterfly uli sa inyo. Pag tumitingin kayo sa cellphone ninyo, maaring sa mga videos, there's butterfly. Nanonood kayo ng TV, there's butterfly. No, yung specific animal na laging nag-show up, no, sa kahit anumang sitwasyon ninyo, maaaring nakikita din ninyo sa mga photos, no, yung mga ganun ba, that is your animal totem, no, yung specific animal na yan that is always showing up sa inyo, yung parang kapag nandyan siya around you, yung laging ginaguide kayo na tignan siya, no, yung ganun, because malalaman din ninyo that is your animal totem because it will speak to you, no, meron kang mararamdaman, meron kang pull, no, yung pang lagi mo siyang titignan or laging i-attract ka
no, para tignan ang specific animal na yan. So pag may mga ganun sitwasyon, that could be your animal totem, no? And there is a special message, no, diyan, kaya nagpapakita sa inyo yan. May mga mensahe na dapat mong malaman. So you need to, ano, to decode the meaning of the symbolism ng kung ano mang specific animal na yan, no? Because that could be your guide, no, to something. Kaya, ano, i-google ninyo, marami ng blogs, no, online na nag-explain ng mga symbolism din ng mga animal totems natin. Kaya, gawin din po ninyo yan, no, if may oras kayo or you really need to make time, no, para malaman ninyo ang mga ekstrang impormasyon, mensahe na kailangan ninyong malaman, okay? We have creation, ayan, so this is creation energy, no, may new beginning energy, no, meron kayong bagong sisimulan dito, may bago kayong endeavor na sisimulan or bagong proyekto, mga ganon, it could be bagong trabaho din, ano, maybe related din yun sa creativity ninyo, yung ganon ba, yung, this is the, you know, this is your outlet, no, para sa inyong, passion, kumbaga, no? This is soul expression. This is something new na gagawin ninyo. It could be also a hobby, no? Na ngayon pa lang ninyo mabibigyan ng pagkakataon na magawa, no? Ninyo, no? So, yung mga ganun. So, this is really beautiful kasi, ano to, itataas nito yung vibration ninyo. Yung pag ginagawa natin kung ano yung gusto natin, what we really love to do, you know, that raises our vibration. So, this time, no, that is going to help you raise your vibration. Archangel Raziel, wisdom, inspiration, Akashic Records, ayan. So, talaga, no, maraming impormasyon, no, ang padala sa inyo ng Divine Universe. At dyan sa mga pinagdadaanan ninyo sa buhay ninyo ngayon, you will learn, you will get wisdom from that, you will get inspiration from that, yung mga ganon. It could also be, you know, through your dreams, may mga mensahe na maaaring ma-receive kayo dyan, through your intuition, definitely, may mga mensahe kayo na kailangang malaman sa mga intuitive messages na binibigay sa inyo ng Divine Universe Aquarius. Alam nyo, parang siguro naghihingi kayo ng enlightenment ngayon or maybe clarity or guidance talaga on how you're going to navigate your circumstances na ngayon. Kaya iba't ibang paraan, ano, ng pagpapadala ng mensahe sa inyo ngayon. So what else? We have 5 of Pentacles. Ayan. So some of you siguro may pinagdadaanan dito sitwasyon pagdating sa, ano, sa pangkaperhang aspeto. Now, it could also be relationship, that is also possible. Maaaring ang iba sa inyo dito may mga hardship na pinagdadaanan, no? Sa inyong relationship, maaaring merong mga rough patch na pinagdadaanan ng iba sa inyo. Sa inyong relasyon, maaring ang iba din sa inyo dito, this is financial hardship, no? Maaring may mga financial constraints, financial hiccups na pinagdadaanan ng iba sa inyo. But you know what? Sinasabi sa inyo ng 5 of Pentacles dito because this is 5, no? And 5 resonates with change, no? Magbabago at magbabago ang inyong sitwasyon. Kung ano man ang pinagdadaanan ninyong mahirap, no, na sitwasyon dito sa inyong pangkaperahan or relationship, you know, that is going to change, no? Hindi yan tatambay sa inyo. Dadaan lang at dadaan ang sitwasyon na yan. You will be able to find help, no? Sa inyong sitwasyon, you will be able to find people dito na makakatulong sa inyong sitwasyon na mabago ang inyong pinagdadaanan. So, don't lose hope, no? Don't lose hope. Buhayin ninyo lang yung hope and faith sa puso ninyo at umasa kayo for the best possible outcome. Kasi pag nandun tayo, doon tayo umaangkla sa positive mindset, doon tayo umaangkla sa kung ano lang ang positibo at magandang pangyayari, ay yun talaga ang dadating. Yun ang maa-attract ninyo, Aquarius, no? What else? We have 6 of Cups. See, there is help, no? There is help coming in dito. Maaring yung kapamilya nyo lang din dito ang magsusuporta sa inyo. Maaring pakapamilya dito ninyo ang tutulong sa inyo, no? So, maybe you just need to reach out to them, no? You need to talk to them and ask for help, no? Kasi yun ang napipick up ko dito, no? Na pamilya nyo din yung mga kapatid ninyo siguro, magulang ninyo, or mga anak ninyo, depende sa inyong sitwasyon, ang susuporta sa inyo sa inyong pinagdadaanan sa ngayon, no? For others of you, there is also, ano dito, siguro pagtitipon, there is also
pagkikita, reunion ng mga kapamilya or magkakaibigan. Maaring merong magta-travel din dito para umuwi, para bumisita sa inyong mga magulang, sa inyong asawa, sa inyong mga anak, no? Depende sa inyong sitwasyon. But definitely, there is reunification dito ng pamilya at magkakaibigan, no? There is coming back dito sa kung saan kayo nanggaling, no? Kung saan kayo siguro nag-grew up, yung mga ganon. So, what else? We have Three of Pentacles. There's really support na parating sa inyo, Aquarius. Kaya, huwag kayong mag-alala, no? Always hope for the best. Lagi lang kayong magdadasal because God is going to help you here, no? It's going to help you sa kung ano man ang inyong pinagdadaanan ng sitwasyon. People will be sent to you, no? People will be sent to you to help you, to provide help sa kahit anumang klaseng tulong ang kailangan ninyo sa ngayon, no? This is support. This is help that are coming in sa inyo dito. Kapamilya, katrabaho, no? Kung sino man, there are people that will be sent to you to help you with your situation sa ngayon, Aquarius. So, good luck. That's all I have for you for the week. Thank you for watching. Love and light. Namaste.